Napaka-solid pala ng panahon ngayong araw. Kaya guys, samahan nyo akong bumiyahe. Samahan nyo rin ako kung magkano ang kikitain natin ngayong araw. Let's go! Sabi ko na kapag naglinis ako ng motor, uulan kinabukasan. Todo-todo ko pa naman kinuskus kahapon. Ngayon, puro putik na ulit. Ay, sayang ang pagod. Sayang din yung perang ipinanglinis. Wala eh, talagang ganun. Kailangan natin isugod tong motor natin kahit sa gitna pa ng baha. Unang booking, meron agad tip kay ma'am na 30 pesos. Thank you! Lumpiang sariwa nga pala to at dadalahin natin sa Los Baños. Hindi ko na siya sinabayan, nakakahiya kasi. Naglagay muna pala ako ng cover sa aking sapatos. Tapos ganun din sa aking pantalon. Hindi pa naman kasi ganun kalakas ang ulan dito sa Kalamba. At eto, nung nandito na ako sa Los Baños, lumalakas na siya. Naghahanap na nga ako ng pwedeng silungan para masuot ko tong kapote. Dahil linubad ko kanina tong cover ng sapatos ko, ngayon isusuot ko ulit. Medyo mahirap kumilos kapag ganito ang panahon, paulan-ulan. Ang kagandahan lang dumadagsa ang booking kapag ganito. Kakalimutan ko na nga kumain dahil dire-diretso ang nagiging booking ko. Binilisan ko na nga palang magsuot dahil pagkain yung dala natin. Baka intayin tayo ng customer, nakakahiya naman. Pero bago yun guys, nakakuha ko ng booking dito pauwi ng Kalamba. Hindi pa natin naihahatid yung isa pero nakakuha na tayo ng pabalik. Okay lang naman guys kasi malapit lang naman yung pick up. Kaya ito kinuha ko na kay ma'am at binayaran na ako ng delivery fee. Dire-diretso lang tong way na to. At ito guys, ang dulo niya dagat na. Sa lakas ng hangin, nakakaantok dito kapag tumambay ka. Paano ko nasabi guys, ayun may tulog. At inabot ko na yung first booking natin. Binayaran tayo ng 150 pesos plus yung tip. So 180 pesos ang naging delivery fee natin para sa booking na to. Dahil meron akong dalang booking pabalik ng Kalamba, hindi na ako nagsabay. Ang gusto ko kasi dire-diretso maging biyahe ko. Pali pala tong unang bahay, dito pala dapat. Kaya inabot ko na sa bata itong pagkain. At ito nga pala yung next booking na nakuha ko. Meron siyang abono. Guess what guys, kung ano to? Kangkong chips by Josh Mojica. So hindi ko muna siya inihatid pagkakuha ko dahil nakakuha ko dito ng booking kay ma'am. Isa lang siyang maliit na item. Eto lang, balikan nga pala tong booking na to kaya babalik pa tayo dito. Siyempre, una ko munang ihahatid yung kangkong chips natin by Josh Mojica. Dito tayo dadaan guys sa Bukal Bypass Road. Pataas nga pala yan. So andito na tayo guys, ihahatid ko na to ng mabilisan para dire-diretso ang maging biyahe natin. No, pumasok na ako dito para iabot tong kangkong chips na to. Ang delivery fee nito ay 140. Kaya paghatid ko, lumayas na ako guys dahil i-deliver ko naman yung maliit na parcel. At dito rin tayo dadaan, papunta naman sa Pansol. Medyo traffic lang dito guys, pero kayang-kaya ko namang sumingit yan guys pabalik. At ito yung parcel na dala natin guys, ibibigay natin kay ma'am. Tapos meron siyang ibibigay sa akin. Ayan, ayan naman ang ibabalik ko dun sa customer natin kanina. At nung pabalik na ako, lumabas naman tong booking dito. Kinuha ko na kasi papunta din to dun sa pinikapan natin ng maliit na parcel. Ayan, dalawang supot lang na pagkain. Dahil pagkain nga to, inuna ko muna siya. Tapos tsaka ko isinunod yung para kay ma'am. Bali limang booking din pala ang nakuha ko ngayong araw. At naalala ko may pasok na pala ang aking anak kaya bumili muna ako dito sa Dali. So dito ako nabili ng pang-almusal ng aking anak bago pumasok ng school. Nag-video call siya sa akin at ang sabi niya hotcake daw pati yung Verbra na chocolate. Sinamahan ko na rin ang cup noodles at saka Milo. So dyan ako namimili guys tuwing may pasok ang anak ko ng pang-almusal o kaya pang-merienda niya. Pambaon na rin sa school. Kung anong sabihin niya sa akin, yun ang ibinibili ko sa kanya. Kasi mura din dito. Bali, ayan nga pala yung presyo niya, 150 lang, no? Napakamura lang talaga dito sa Dali. Kaya dito talaga ako malimit bumili ng pang-almusal o pang-baon.